ang coronavirus po ay isang pamilya ng mga viruses na sanhi ng mga sakit tulad ng colds o kaya pulmonya, no? So ang ibig sabihin po ng novel or novel coronavirus ay bago siya. So ito ay bagong strain ng virus na na-discover noong December lang. So hindi pa natin sigurado kung saan galing yung novel coronavirus, pero base sa mga pananaliksik ng mga researchers ngayon, no, mukhang galing ito sa seafood market or live seafood market sa probinsya ng Hubei, sa capital nila or sa isa sa mga syudad nila, yung Wuhan. So sa China ito nagsimula noong December, parang may maraming mga na-expose, no, doon sa seafood market na yon, at doon na-discover yung novel coronavirus. Ang mga sintomas ng novel coronavirus ay tulad sa trangkaso. So usually, lagnat, tapos may ubo, may sipon, pwedeng masakit yung katawan, pwedeng may sore throat, no? So mahirap siya ipagkaiba sa isang regular na trangkaso lamang, no? So kapag nakapasok na ito, pwede itong mag-cause ng pulmonya, no? Lalo na sa mga nakakatandang mga tao, no, or mga taong may ibang sakit, no. So mahirap, no. Hindi natin malalaman kung trangkaso siya dahil sa flu or dahil sa ibang sanhi, no, or dahil sa coronavirus. Malalaman lang sa pamamagitan ng specific testing or yung confirmatory testing kung tinatawag. Sa ngayon, no, hindi pa natin masyadong alam kung anong nangyayari, pero base sa mga nagkasakit na ng novel coronavirus, mukhang parang trangkaso yung sakit, no? So mukhang nagkakapulmonya, nagkaka-respiratory symptoms, so mga sintomas sa baga tulad ng ubo, hirap sa paghinga, no? Mukhang ganun yung presentation ng virus na ito. Napapasa yung virus na to sa pamamagitan ng droplets, no? Pag-ubo, pagbahing. Minsan pwede din kapag bumahay ang isang tao tapos yung droplets niya naglanding sa halimbawa sa doorknob or sa dito sa mesa, no? Pag hinawakan mo yon tapos kinamot mo yung mata mo or yung ilong, posibleng mahawa, no, sa coronavirus. Kasi ganito yung transmission ng karamihan sa mga viruses, katulad ng common cold, no, ganito din siya napapasa, or yung flu, no. Base sa mga ulat na dumarating, no, dahil sa mga naapektuhan na ng virus, merong mga naapektuhan kahit wala pang mga sintomas, no? So may katotohanan naman po yung mga ulat na yon, kaya lang hindi pa natin masyadong naiintindihan. Ang kuro-kuro ngayon ay mga isa o dalawang araw bago magkasintomas ay pwede nang makahawa ng coronavirus. So ang tawag po dito ay viral shedding. So bago halimbawa ako nagka-coronavirus, bago ako magkasakit, nag-shed na ako ng virus, posible ko nang mahawa yung katabi ko na hindi ko nalalaman na meron na akong sakit, no? Pero after mga isa-dalawang araw, magkakasintomas na ako, pero nakahawa na ako ng iba. So mukhang posible po iyon, inaaral pa yung mga may sakit ngayon ng coronavirus. So, mahirap sabihin, ano? Pero sa ngayon, mahigit sa 9,000 ang naapektuhan na ng virus na to. Doon sa 9,000, mga mahigit 200 po yung namatay na. So, mga 2% po yung mortality rate kung tawagin, no? Kung ikukumpara natin, para may basihan tayo, kumpara natin siya sa ibang mga coronavirus, no? Halimbawa, SARS, no? Ang mortality rate ng SARS ay mga 10%, no? Ang mortality rate ng isa pang coronavirus, yung MERS-CoV, mga 30%. So, medyo nasa mababang side, no, which is good, no? Kumpara din natin siya sa flu, na mas laganap, no? Mas maraming nagkaka-flu pa rin kumpara sa novel coronavirus. Ang flu virus din, medyo mataas din yung mortality, no? Kuminsan, umaabot sa 30%, depende sa strain, no?
So, base dito, mukhang mababa naman po yung mortality rate ng novel coronavirus. So, sa ngayon, no, evolving pa yung mga datos tungkol sa virus. So, mahirap sabihin. Pero sa pagkakaintindi namin, no, pagkakaintindi ng mga researchers sa ngayon, mukhang kapag walang protective equipment, sabihin natin walang mask, walang suot yung mga katabi sa isang kwarto, tapos merong isang novel coronavirus, posibleng makahawa ng dalawang tao. Parang ganun siya. Hindi naman lahat makahawa, more or less mga dalawa, tatlong tao siguro. So, pareha silang pamilya. So, may mga similarity sila, no? Una, lahat sila naapektuhan yung baga. So, more or less respiratory tract yung naapektuhan. So, yung symptoms, magkakatulad, no? Pero nagkakaiba sila kasi mukhang yung MERS-CoV, halimbawa, na galing sa Saudi Arabia, no, nagmula doon, mukhang hindi masyadong nakakahawa, pero medyo mataas yung mortality. No, yung SARS naman, galing naman sa China din noong 2002-2003, mukhang mas nakakahawa kaysa sa MERS-CoV, a little bit similar, mukhang katulad ng novel coronavirus, pareho yung sintomas, pero mukhang mas nagpo-progress sa severe acute respiratory syndrome, kaya yun yung tawag sa kanya, SARS. No? Mas maraming na nalalagyan ng tubo o ventilator na na-ICU. Pero evolving pa kasi yung novel coronavirus, so mahirap sabihin kung worse ba ito or better than SARS. No? So tingnan natin as the time goes by. Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Ano? So ang kailangan lang iwasan yung mga pagkain na hindi luto, no? Hindi kayo sigurado kung malinis, no? So sa ngayon ang mandate po ng WHO tsaka ng local Philippine society natin ng Microbiology and Infectious Diseases or yung PSMID ay iwasan lang yung mga pagkain ng raw or uncooked food, no? Or yung mga pagkain na galing sa mga wet market kung saan merong novel coronavirus. Yun yung ating pag-iingatan sa ngayon. Ang antibiotics ay walang bisa. Kasi ang antibiotics po, may bisa lang siya sa mga bacteria. No? So, kaya most viruses kasi gumagaling ka lang or hindi ka gagaling. Parang ganun. Lalabanan lang siya ng katawan mo. Kaya lang, dahil hindi tayo sure kung virus ba yung nakuhang pulmonya, pwede ding may mga bacterial causes, no? Kaya kuminsan nag-antibiotic pa din kung sakaling hindi siya viral, no? Kung sakaling bacterial siya. So usually sa novel coronavirus, no, ang treatment ay supportive. So sumusuporta lang po tayo sa ospital, no? Ang ibig sabihin po nito ay halimbawa may lagnat, no, magbibigyan ng antipyretic tulad ng paracetamol, no, or kung inuubo, magbibigay ng gamot para sa ubo, kung mababa yung blood pressure, bibigyan ng fluids, no. So kung kailangan ng tulong huminga, oxygen, no, kaya kung sobrang bagsik ng pulmonya, kailangan ng suporta ng ventilator, edi lalagyan, ikakabit sa ventilator. So, yung treatment po is very supportive lang. No? Wala talagang specific para sa novel coronavirus. Inaaral pa siya, no? Kung may mga gamot tayong mahahanap. So, sa ngayon, karamihan sa naapektuhan ng novel coronavirus, no, tulad ng SARS at MERS-CoV, ay yung mga matatanda, no? So usually mga 50s, 60s, ganun, yun yung mga mas severe yung disease o mas malala yung sakit, no? Yung datos sa mga bata, lalo na sa novel coronavirus, eh konti pa lamang, no? I think yung mga na-report na may mga ages, no? May mga edad, mga isa o dalawa pa lang yung mga 2 and below, no? So hindi natin alam kung paano ang effect sa mga bata, no, ng novel coronavirus. So sa ngayon, parang hindi naman dapat mag-alala ang mga magulang, no, lalo na yung mga batang nag-aaral, no, kasi parang wala
parang hindi naman siya madalas makikita sa ganong situation, no? May specific situations talaga para malaman kung merong novel coronavirus. Well, parang indirectly siguro, no? Parang hindi naman siya biglang pupunta sa mata mo, maglalanding lang dyan. Pero indirectly, halimbawa merong umubo or merong bumahin. So yung droplets na yon, kung wala kayong safety goggles, lalo na sa ospital, or wala kayong mask, pupwede siyang maglanding sa mata. And in that way, posibleng matransmit yung virus. In a way na mas susceptible yung matatanda. Parang ano lang siya, kahit sa ibang sakit, diba, mas susceptible naman yung matatanda. Kasi marami na silang ibang sakit. Yung karamihan, posibleng may diabetes, halimbawa. So matatanda na din kasi yung immune system nila. So in a way, mas susceptible sila sa virus na ito. Yan ang hindi ko sigurado, no? Pero in general, yung mga virus kasi, ano sila, parang kailangan, meron silang host. So meron silang kakapitan, whether hayop or tao, ganyan. So kung iniman mo lang siya dyan sa mesa, halimbawa, or initin mo yung mesa, mamamatay talaga siya. So parang general rule yon for viruses. Effective ang face mask, pero ang pinaka-effective really is yung paghugas ng kamay, no? Ang pag-iwas ng paghahawak ng mata or ng ilong. Yun ang mas effective kaysa sa face mask. So, additional precaution po yung face mask. Effective naman, no? Lalo na kung merong bumabahin or umuubos sa tabi, kailangan lang maayos yung pagkasuot ng face mask. Ang medyo kabisado ko lang po ay yung face mask tsaka yung N95 mask kasi ito po yung or yung surgical mask or face mask at yung N95 mask kasi ito po yung gamit namin sa ospital, no? Ibang masks na cloth, no? Hindi ko siya masyadong ma-explain or ma-describe, no? Pero yung surgical mask, ang level of protection niya, so nag-iiba sila sa level of protection, no? Yung surgical mask, ang level of protection niya ay droplets. So yung bahin, yung ubo, yung sipon, pwede mag may protection laban dito. Yung N95 mask, parang higher level siya, no? Para ito sa mga sakit na merong droplets na nandyan lang sa air, no? Na hindi agad mabagsak. So parang ang tinatawag ng airborne, no? So ang halimbawa ng airborne na sakit na kabisado natin ay yung tuberculosis halimbawa or yung measles. So yung N95 required o kailangan sa amin mga health workers pag meron kaming mga pasyenteng may TB or measles kasi yung droplets andyan lang sa air, no? Medyo matagal bago mag-landing, no? So yun yung kaibahan nilang nung dalawa. Sa ngayon, ayon sa WHO, yung recommended na mask ay yung surgical masks lamang rather than yung N95 mask. So ito po ang halimbawa ng isang surgical mask, no? Usually, ang surgical mask may kulay talaga. Usually, ganitong kulay or pwedeng kulay blue, no? So, mayroong color, tapos mayroong puti, no? So, ang tamang pagsuot ay color side out. So, kailangan nasa labas yung kulay. Tapos, lalagay din lang sa mukha, no? Sa, para matakpan yung ilong tsaka yung bibig, no? I-loop nyo yung strap sa may tenga. Tapos, i-pinch nyo yung sa may ilong para medyo nakasara, no? Tapos, halimbawa, meron kayong kaibigan or bibisitahin sa hospital, no? Tapos, pag lalabas ka na, kailangan tatanggalin. Hahawakan lang yung strap, hindi hahawakan yung gitna ng mask, tapos itatapon. Single use lang dapat ang mga mask natin. Parang siguro equally effective sila, no? Halimbawa, may mga sitwasyon na walang tubig, walang sabon, edi okay na yung, may bisa naman yung alcohol, no? Kailangan lang tama yung paghugas kasi kung minsan kaunti lang yung lalagay or hindi tama yung pag-scrub ng mga kamay, no? Pag ganun, de pareho silang hindi epektibo. Pero they're probably just as effective, no, as each other. Kailangan lang tama yung paghugas, no?
So, para sa mga nasa bahay, mga nasa eskwela or opisina, simple lang naman ang pag-iwas no, sa novel coronavirus. No? Unang-una, kailangan maghugas ng kamay palagi no, before and after handling things. No? Kasi nga, ang naipapasa ito through droplets, yung droplets naglaland sa mga bagay. No? So, kailangan maghugas ng mabuti. Kung walang tubig at sabon, pwedeng maghugas sa pamamagitan ng alcohol-based hand rub, no? So mga alcohol gel, no? Kailangan lang wasto yung paglagay ng alcohol gel or ng alcohol-based solutions, no? So isa yon. Pangalawa, pag hindi naman kailangan, iwasan ng mga crowded places, no? Kapag may sakit, kailangan good cough etiquette. So halimbawa, may ubo ako. Pag inuubo ako at wala akong mask, kailangan uubo ako sa elbow, no? Tapos, kung may tissue, itatapon agad yung tissue. Or, kapag wala namang sintomas, hindi naman kailangan po mag-mask, no? Pag meron namang mga sintomas, tulad ng ubo, or nababahin, or may sipon, bago lumabas ng bahay, sana magsuot po ng mask, no? Surgical mask po pwede na pong isuot para naman po hindi natin mapasa yung sakit sa ibang tao. So, mukhang rapidly evolving nang mabilis yung mga pangyayari in the past few days, no? Nung isang araw, wala pa tayong case, no? Ngayon, meron ng isang confirmed case ng novel coronavirus. Tapos, may mga PUIs na tinatawag, yung person under investigation, no? Medyo dumadami. So, I think in the next few days or sa mga susunod na linggo, malamang dadami pa siguro yung cases kasi meron na tayong mga testing kits na makakapag-confirm na tayo ng mga novel coronavirus dito sa bansa, no? Pero kahit na merong mga ma-confirm, no, sana hindi mag-panic yung mga tao, no? Sana kalma pa rin, no? Kasi ito lamang ay isang virus, no? Katulad ng flu virus, kaya lang bago siya, kaya parang nakakatakot, no? Pero sana kalmado lang tayo lahat.